Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa tayo ng semi-automatic incubator po. Ang ating pong mga kagamitan sa paggawa ng incubator ay ang una-una ay ang styro box or ice chest box. Basta box. Yan po yung kailangan natin dahil mainit po ang bigay niya. Moist po sa ilalim. Meron din po tayong stick glue, glue gun, masking tape, shrink receptacle, nail plug, wire, shrinkable tube, yan po yung substitute ng electrical tape dahil mabilis pong gamitin yan. Kaya medyo painit-initin mo lang is mag compress na po. Hinges po, bisagra para po sa ating door, screw driver, glass, electrical tape, valve, cutter, measure. Yan po yung ating mga kagamitan. Yan po yung kagamitan para po sa paggawa ng incubator. Ito nung pagkakasin nyo. Magsisimula po tayo maglalagay ng tape sa ating sa protection ng box. If ever masagi or maubos, hindi po basta-basta mga sira yung ating box sa ating incubator. Kaya po naglalagay po tayo ng ganyan para po sa protection ng ating incubator. Papalibutan po natin ng masking tape yan buong katawan. Ito po, tapos ito po yung aking finished product. Yan, okay na po. Ngayon, naglalagay rin po tayo sa likod sa puweta ng ating box, tire box, para po lahat safe. Ngayon po, papakita ko sa inyo kung paano po maglalagay ng receptacle. Na-install ko na rin po yung ating wire gagamitin at aking pinutol para sa connection ng ating thermostat po. Ayan, nilagyan po ng glue at na-install na po natin. Magkakaroon po tayo ng abang sa taas para po sa ating thermostat po. Ayan po, ito yung ating finished product na yan. Ngayon ang ating thermostat po ay ikakabit din po dyan sa ating styro box. Ngayon po maglalagay po tayo ng glue sa patas po ng ating receptacle para po ma-screw natin siya at mag-ibay. Ang gamit ng ilaw ay yung 25 watts. 25 watts po yung ating gamit. Ngayon, sasalpak po natin at para makita po ninyo kung ano po yung tsura. Ayan po. Itong thermostat natin, kakabit po natin yan para po masubukan natin mamaya. Ito po. Nakabit ko na po. Dahil po mahaba yung ating video. Ito pong kulay, yung pong kulay red na yan, ayan po yung power source natin. Kumbaga, nakasulat dyan is in. Ibig sabihin po, papasok na dali ng kuryente. At yung kulay dilaw po, ito pong kulay dilaw na yan, is yan po yung papuntang ilaw. Ito po ngayon, sinubukan natin para po makita natin kung patay sindirin ba siya doon sa ating setup na taas nung temperature at baba ng temperature. Ayan po, titingnan natin. Susubukan natin, ilalapit po natin itong thermostat para makita po ninyo. Ito po, nilapit ko po yung sensor para po mabilis natin ma-detect yung function po ng ating thermostat. Umakyat na po yung ating temperature. So, 37.8 po, umamatay po yung ating ilaw. Pag 37.2, mag-on po siya. Automatic kung po yan, thermostat po. Yan po yung nag-ooperate ng ating ilaw, yung thermostat po. Ngayon po ay ating titignan na yan po. Makita po
38.0 dahil po nilapit ko yung ating sensor. So, ayun po. Kumakaba na po. Konti-unting makakaba po yan. Patak po ng 37.2, mag-on po yung ating ilaw niya. It means gumagana na yung ating in-install at yung setup po ng ating thermostat. Yan po. 37.5, 37.4, 37.3, baba na po. 37.2, mag-on po yung ating ilaw. Ayun po, sakto po. It means, okay na po yung ating setup ng temperature natin, thermostat. Ayan, uulitin po natin ulit. Kung, for trial 2, para po masigurado natin kung talagang okay na yung setup natin. Ayan po. Antayin po, wait po natin para po sandali, ayusin ko lang para ho, may ilalapit ko lang doon sa valve para ho, mabilis tayo dahil open po kasi yung ating box eh. Nasingaw po eh. Ayan, 37.469, o yan po, namamatay. Ayan po. This means okay na po yung ating sensor. Ngayon, titingnan natin kung yung papuntang 37.2 is mag-on po siya. Ayan po, wait po natin. Ayan, hawakan ko lang dahil para po lumamig agad yung temperature natin. Ayan, 37.3, 7.2, boom! Okay po. Maganda na po yung ating incubator po. Ayan po, abangan po natin sa part 2 po yung susunod na ating video. Thank you.